Isipin mo ito. Mga bundok ng basura na mas mataas pa sa mga gusali, mga kalye na umaapaw sa basura. Ang ating dating magandang planeta, ngayon ay nalibing na sa ilalim ng sarili nating basura. Isa itong bangungot na senaryo, ngunit malapit na natin itong maranasan kung hindi natin tutugunan ang ating problema sa pamamahala ng basura. Bawat taon, ang mundo ay nakakagawa ng bilyon-bilyong tonelada ng basura. Ang basurang ito, kung hindi mapapamahalaan ng maayos, ay magdudulot ng polusyon sa ating kapaligiran at magbabanta sa ating kalusugan. Ang mga plastic na bote ay bumabara sa ating mga ilog at karagatan. Nabubulok ang mga tira-tirang pagkain sa mga tambaka ng basura na naglalabas ng mapaminsalang methane gas. Ang mga elektronikong basura ay nagtatapon ng mga nakalalasong kemikal sa lupa. Ang sobrang dami ng basura na ating nalilikha ay napakalaki. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa dami. Ito ay kung paano natin ito pinangangasiwaan. Ang maling pagtatapon ng basura ay isang pandaigdigang krisis at ang mga kahihinatnan nito ay mapanganib. Kailangan nating kumilos ngayon bago pa mahuli ang lahat. Kailangan nating baguhin kung paano natin pinamamahalaan ang ating basura at yakapin mga napapanatiling solusyon upang protektahan ang ating planeta at ang ating kinabukasan. Ang pandaigdigang krisis sa basura ay isang komplikadong problema na may maraming mga salik na nakakatulong. Ang mabilis na paglaki ng populasyon at urbanisasyon ay nangahulugan na mas maraming tao ang nakakagawa ng mas maraming basura. Ang ating kultura ng pagtatapon ay naghihikayat sa mga produktong hindi tatagal na nakadaragdag sa patuloy na lumalagong daloy ng basura. Ang kakulangan ng infrastruktura para sa koleksyon at paggamot ng basura ay isang malaking hamon, lalo na sa mga umuunlad na bansa. Ang limitadong pag-access sa mga tamang pasilidad sa pagtapon ng basura ay humahantong sa maling pagtatapon at pagsunog ng basura na naglalabas ng mga mapaminsalang pollutant sa kapaligiran. Ang kakulangan ng kamalayan at edukasyon tungkol sa mga kasanayan sa pamamahala ng basura ay nakakatulong din sa problema. Maraming tao ang hindi alam ang mga kahihinatnan sa kapaligiran at kalusugan ng hindi tamang pagtatapon ng basura o ang kahalagahan ng pagbabawas, muling paggamit at pag-recycle. Ang pagtugon sa mga ugat na sanhi ng hindi magandang pamamahala ng basura ay nangangailangan ng isang maraming nalalaman na diskarte. Kasama rito ang pagtataguyod ng mga napapanatiling pattern ng pagkonsumo, pamumuhunan sa infrastruktura ng pamamahala ng basura, at pagpapataas ng kamalayan ng publiko tungkol sa mga responsableng kasanayan sa pagtatapon ng basura. Ang hindi tamang pamamahala ng basura ay may mapangwasak na epekto sa ating kapaligiran. Kapag ang basura ay sinunog o pinabayaan na mabulok sa mga tambaka ng basura, naglalabas ito ng mga mapaminsalang pollutant sa hangin na ating nilalanghap. Ang mga pollutant na ito ay nakakatulong sa mga problema sa paghinga, sakit sa puso at maging sa kanser. Dinudumihan din ng basura ang ating mga mapagkukunan ng tubig. Ang leachate, isang nakalalasong likido na nagagawa kapag ang tubig ulan ay tumatagos sa mga tambakan ng basura, ay maaring makontamina ang tubig sa lupa at tubig sa ibabaw na ginagawa itong hindi ligtas para sa pag-inom at irigasyon. Ang buhay sa dagat ay nanganganib sa pamamagitan ng plastic na basura na napupunta sa ating mga karagatan, sinasakal at binabalot ang mga hayop sa dagat. Ang ating lupa ay nasisira din ng hindi tamang pagtatapon ng basura. Ang mga nakalalasong kemikal mula sa elektronikong basura at basura sa industriya ay maaring tumaga sa lupa na nakakahawa sa mga pananim at nagdudulot ng mga panganib sa kalusugan ng tao. Ang akumulasyon ng hindi nabubulok na basura sa mga tambakan ng basura ay kumukuha ng mahalagang lupain na binabawasan ang pagkakaroon nito para sa agrikultura at iba pang gamit. Bahagi apat mga bukas na landfill, lugar ng pag-aanak ng sakit. Ang mga bukas at maruming landfill ay hindi lamang pangit-tingnan. Seryoso silang panganib sa kalusugan. Nagbibigay ang mga ito ng mga mainam na lugar ng pag-aanak para sa mga peste na nagdadala ng sakit, tulad ng daga, langaw at lamok. Ang mga peste na ito ay maaring magkalat ng mga sakit tulad ng cholera, dengue fever at malaria na nagdudulot ng mga panganib sa mga komunidad na nakatira malapit sa mga landfill na ito. Ang pagsunog ng basura sa mga landfill ay naglalabas ng mga nakalalasong usok at particulate matter sa hangin na nagdudulot ng mga problema sa paghinga at iba pang mga issue sa kalusugan para sa mga nalantad.
Ang mga bata ay partikular na mahina sa mga epekto sa kalusugan ng polusyon sa hangin. Bukod dito, ang hindi tamang pagtatapon ng basura medikal sa mga landfill ay nagdudulot ng matinding banta sa kalusugan ng publiko. Ang mga ginamit na karayom, expired na gamot at iba pang basura medikal ay maaring makontamina ang lupa at mga mapagkukunan ng tubig na kumakalat ng mga nakakahawang sakit. Bahagi 5, kontaminadong tubig, isang tahimik na banta. Ang kontaminasyon ng tubig mula sa hindi tamang pagtatapon ng basura ay isang tahimik na banta na may potensyal na nakamamatay na kahihinatnan. Kapag ang mga nakalalasong kemikal at mabibigat na metal mula sa basura sa industriya at elektronikong basura ay tumagas sa mga mapagkukunan ng tubig, nahahawahan nila ang mga supply ng inuming tubig. Ang pag-inom ng kontaminadong tubig ay maaring humantong sa iba't ibang mga problema sa kalusugan, kabilang ang sakit sa gastrointestinal, pinsala sa atay at bato, at maging sa kanser. Ang mga bata ay partikular na madaling kapitan sa masamang epekto ng kontaminadong tubig. Bukod dito, ang kontaminasyon ng tubig ay nakakagambala sa mga aquatic ecosystem, pumapatay ng isda at iba pang buhay sa tubig. Ito ay may malubhang implikasyon para sa biodiversity at ang kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa panging-isda para sa kanilang ikabubuhay.